Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot reading ito for collective, for anyone who can resonate sa reading ito. This is a love reading for collective. Na kung kanino yung energy lamang yung makukuha sa bawat reading. So let's check your energy at this time. Three of Cups. What's this? Four of Pentacles. Six of Swords in reverse. And King of Swords in reverse. You're celebrating with your friends here with the Three of Cups, or with your family, or with your loved ones. Dahil maring nagtagumpay ka guys, or naging stable yung buhay mo sa ibang bansa, or sa ibang lugar, or naging successful ka sa ibang lugar. With a Six of Swords. Dahil sa nakipagsapalaran ka, ay natin mo yung stability. Pero you're always aware na may mga ngatok ba, no? Na pwede nga mag-take advantage sa'yo, no? Na ang intention ay yung mga pinaghirapan mo, yung ganyan, no? Na of course, pinaghirapan mo yan eh. Maring ilang taon ka din na nagtrabaho. Ilang taon mo nga pinaghirapan yan. Ngayon ay stable ka na. Ay balak mo na umuwi. Magkakaroon ng celebration sa inyong family mo, friends, loved ones. And also, we have here the King of Swords in reverse. Na hindi mo na matiis yung mga taong nagmamahal sa'yo. Gusto mo bumalik, umuwi, pero mahirap ang buhay dun sa inyo eh. Pero nakaipon ka na, oh. May ipon ka, stable ka na, and maring ready ka na din mag settle down, ready ka na mag asawa or bumuo ng family. Maring nababasa mo yung messages ng person mo, pero parang naging cold ka dati, ngayon ay hindi mo matiis. So we have here the King of Swords, Libra. Libra, Gemini, Aquarius with the Six of Swords. And we have here Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. More information about you right now. Oh. Napakarami. Ang dami. Matyaga ka guys eh. Kahit hindi ganun kalaki yung kinikita, matyaga ka. At matipid ka, frugal ka kasi. Kaya may naipon ka. Oh, with the Six of Pentacles. Or maring nakapundar ka ng bahay, lupa, ganun. Dahil sa matyaga ka sa trabaho mo, sa hanap buhay mo, matyaga ka, trabaho man yan, or hanap buhay, kung ano man tawag mo dyan. No? Kung self-employed ka man, or nagtatrabaho ka lang, or any work, any field of work. Pero nagagawa mo pa rin magbigay. Giving ka na tao, generous. And you're always aware. Hindi sa aware eh. Curious ka sa intention ng mga humihingi ng tulong sa'yo. Or pwedeng family mo. No? Curious ka na kasi pinaghirapan mo yan. Pero still nagbibigay ka pa rin. Nandun yung inaalam mo kung ano yung ginagawa nila sa pera, maring sa family mo, maring breadwinner ka, no?
inaalam mo kung saan nila dinadala yung pera, yung ganyan. Nang spy ka, in-spy mo patago or what, or nagtatanong ka sa iba, or kaya nanonood ka ng tarot readings, guys. Kung yung person ba na yan ay mapagkatiwalaan or what, kung sino man yung kadil mo. And with a green man in reverse. Tumutulong ka, pero hindi ka nag-expect ng return dito, for sure, no? Na hindi mo ini-expect yung return. May pagka-boring yung buhay mo yan, guys. Or parang hindi mo na i-enjoy or hindi fresh yung energy mo yun or yung yung environment mo. Para bang wala man lang kabuhay-buhay, ganun. And walang suporta from your family or from your loved ones, yung ganun. Na ang gusto niya na ay kuha na ng kuha sa'yo, yung gano'n. Kahit na meron na ay kukuha pa rin, yung ganyan, katulad nito. Meron din na pag binigyan mo ay suklian ka ng kabutihan, meron din na ang gusto ay bigyan ng bigyan. So we have here Taurus, Virgo, Capricorn, the Devil card, parang ganito, the Devil card. Capricorn, and yeah, puro earth sign. May mga paparating ba sa'yo? Ano mga paparating sa'yo? Balance, justice. So, kung merong injustice na nangyari, ay magkakaroon na ng justice. And we have here the Seven of Swords in reverse. Yeah, maaaring may nang deceit or may naging deceitful sa'yo or nang tricks or kaya may nang daya. Pwedeng gano'n, no? Or kaya ay merong person abusado dito na magkakaroon na ng hustisya na maging balance na or parang person mo yan na naging sinungaling siya, may mga hinay siya na may ginawa itong kalukuhan or deceit. Ngayon, magti-take ng action tong person na to nang sa ganun magkaroon ng balance inyo and hopeful to positive siya na positive yung magiging resulta sa connection nyo. This is someone maring popular, kilala, or kaya mataas yung tingin mo sa kanya with a star and itong person na to ay parang ngayon lang to gagalaw eh or gagawa ng action or move it towards you. So we have here Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Ay, ano to eh? Pisces, guys. Ano to? Hangman sa ibang deck eh. And also, we have here the Seven of Swords. Libra, Gemini, Aquarius, and Aquarius. Anong intention ng person na to towards you? Anong intention ng person na to? To offer this a long-term commitment, long-term relationship with you. And meron tayong impress, no? Ah, palak na namang sinungaling to, guys. Mag-pretend, magkunwari, or balak niya magsinungaling para accept mo yung offer niya sa'yo. Gusto niya maging, gusto niya tumanda kasama ka na maging stable na yung relationship niya with you. Gusto niya mapangasawa ka, gusto niya tanggapin mo siyang muli, nang sa ganun magkaroon ng stability, maging grounded niya yung connection niyo, and mapangasawa ka niya with the Empress here, pero magsisinungaling to, guys, para lang matakpan mo kasalanan niya sa in the past. Capricorn, Taurus, Virgo,
Libra. Anong feeling sa person na yan? Nag-heal. Healing. And Five of Wands. This person na hindi mo papatalo to eh. Paglalaban ka nito. Hindi magpapatalo yung person na to with the Five of Wands. Ngayon ay with the Temperance. Ay merong parang ano to ginagawa ng sa picture. Mare nag-i-healing to eh. Mga ganito. Temperance to sa ibang pundi. Na nire-relax niya yung isipan niya. Relax, calm. Kalmado siya na ipaglaban ka. Nag-i-heal lang siya sa ngayon or pansamantala na nag-iipon ng lakas ng energy. Dahil ipaglalaban ka nito. Yun yung nais niyang gawin or balak niya. More feelings. Okay, we have here the Lady and the Lord. Na match kayong dalawa bagay. Yung dalawa, may chemistry sa inyong dalawa. Na magkatugma kayong dalawa. Na yun nga, may chemistry and this person feels na you are meant to be together. Na bagay kayo na para ba kayo nga tinadhana, parang si Ada at si Adan, no? Parang ganun. Na parang kinreate ng God sa isa't isa. Yung ganyan. Anong gusto mangyari ng person na to sa inyo? Ten of Cups and Eight of Pentacles. Ang gusto niya mag-effort to do a hard work sa relationship. King with the Knight of Cups din dito. In reverse nga lang. Hindi pa siya ready sa ngayon, guys. Hindi pa siya ready sa ngayon mag-offer ng a cup of love. May pagka-deceitful pa to eh. Parang hindi pa to ready magmahal itong person na to. Kailangan niya pa mag-heal sa ngayon. Maring may halong kasinungalingan pa yung the way makipag-usap to sa'yo. Pero ito yung gusto niya mangyari sa inyo. Yung mamuhay ng payapa, mamuhay ng magkasama, bumuo ng pamilya, magkaanak, na maging happy family, kahit simple, basta mamuhay ng peaceful, masaya, masaya kayo together, and with the Eight of Pentacles, ay willing siya magtrabaho para suportahan yung bubuoy niyang pamilya niyo. Ganun. Or para sa inyo. Ganun. Feelings mo yan towards your person? Gusto mong bumalik sa person mo? Ni-spyan mo siya, pero feeling mo ay may competition? Para mapapasaba ka sa competition or may conflict dito na feeling mo ay hindi ka magtatagumpay. Hindi pa clear yung isipan mo ngayon eh. Parang clouded pa eh. Anong gusto mo mangyari sa inyo ng person mo? New beginning. And huwag masyadong maging understanding sa person mo. Maring
nakita mo na naging abusado yung person mo or kaya ay mapanamantala, naging sinamantala ka niya or tinaken for granted niya yung kabutihan mo, yung pagiging understanding mo, yung pagiging na maunawain mo sa kanya. Ngayon ay pag nagkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, gusto mong mangyari ay wag maging too much understanding or maging boring. Or kaya yung maging masyadong mabait. Ang gusto mo dito ay mag-succeed. Maging mas more attractive sa person mo. Maging positive kayo both sa connection na to na magkaroon ng new beginning. Magtagumpay to guys. And passionate ka sa person mo eh. Kaya gusto mo magkaroon ng new beginning. Still attracted ka pa rin sa kanya. Anong next na move ng person mo towards you? I-leave niyo yung mga baggages na siya meron mga baggages ko. Ten of wands. Ay, ten of swords to guys. Ten of swords in reverse. Ten of themes here. Themes. And we have here the page of pentacles. Upright. And next move niya ay mag-offer ng a new beginning. To open the doors of opportunity sa love na magsimula ng magparamdam sa iyo to na mahal ka niya, na tuloy-tuloy na, yun yung next move niya dito, and yung nag-grow yung bond yung dalawa, nag-grow yung connection niyo, nag-grow yung relationship na sisimula niyo, nag-grow yung love between the two of you, and with the ten of swords in reverse, yun nga eh, maaaring kung may galit pa to sa'yo or may resentment or kaya ay may sama ng loob, ay yun yung next niya nga, i-leave, no? Yung mga resentment, anger, yung painful experiences niya, yung masakit na experience niya, kailangan niya talaga i-leave yung kailangan niya maka-move on or maka-recover from that negative thinkings or negative happenings. Recover na siya. Yung mga masasakit na alaala, kailangan niya i-let go yun. Mag-move on siya, yung ganun, and to start a new beginning with you. Let's see kung may past life kayo ng person na to. May past life ba kayong dalawa? Wala. Kung ano guys, oo. Naging mother and child. Or maring naging nanay mo siya or ikaw yung naging nanay niya sa past life niyo. For clarification, ano bang past life niyo dalawa? Ano connection niyo ng past life niyo? Okay, napaka-spiritual yung tao. Talagang sa past life niyo pa lang ay mga religious na kayo, palabasan ng Biblia, yung mga ganyan. Talagang may faith, yung mga ganyan, spirituality, or kaya ay mahilig sa spiritual na bagay, or religious. Maari nga, kung nanay mo siya nung past life mo, or either sa inyong dalawa, yung nanay or yung anak, ay yung nanay, tinuturuan niya yung mga anak niya na maging spiritual or kaya magiging religious or magbasa ng Biblia din, mga ganun. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan ko dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.